Okay, so what's up sa inyo mga kaibigan, no? Welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, nagbabalik na naman Teacher Kevin PH para sa isang panibagong video. Okay. So, ngayon mga kaibigan, pag-uusapan natin, no, kung paano nga ba ayusin ang no display. Nag-turn on yung inyong desktop computer pero walang nagpapakitang display sa inyong monitor. Okay? Ayusin natin 'yan sa videong ito. All right. Number one step mga kaibigan na kailangan niyo i-check is syempre, display cable. Depende kung anong gamit ng inyong computer, kung 'yan ba ay VGA supported o yung monitor ba ninyo ay naka-HDMI yung yung system unit ninyo ay naka-VGA. Machecheck nyo naman yan na mga kaibigan kung naka-VGA ba siya or hindi. Kung naka-HDMI lang siya mga kaibigan. So, makikita naman natin dito sa likod niya. So, this one is VGA cable supported. So, i-check nyo yan kung gumagana. If possible, meron kayong spare, meron kayong extrang cables. Alright. So, that's our number one tip mga kaibigan. Number two mga kaibigan, that is what we call BIOS reset. O, i-reset natin yung ating BIOS through CMOS battery removal, then i-insert din natin later on. Ano ba yung tinatawag nating CMOS battery mga kaibigan? Ipapakita ko sa inyo yun. Alright. So ito nga pala, yung tinatawag natin na CMOS battery. Hindi po ito yung battery na tinatawag na parang sa mga laptop ha. Ganito lang po kaliit yung CMOS battery na kung saan nakalagay ito sa inyong motherboard. Meron namang slot dito mga kaibigan para sa mga desktop computers. So paano nga ba gawin yun? Ganito lang po kung paano mag-reset ng BIOS. Sundan nyo tong step na to ha, kasi baka mamaya ang maling pagre-reset ng BIOS ay syempre nakaka-affect rin yan ng walang display. Gawin nyo to. Okay, so nakita nyo mga kaibigan, ito yung buong motherboard natin, no? At ang CMOS na sinasabi ko mga kaibigan ay ito, CMOS battery. Ito po yung tinatawag natin na CMOS battery. Wait lang, lagyan ko lang ng ilaw, yun. CMOS battery, para tanggalin yan, pwede nyo gamitin yung bare hands ninyo. Pero make sure ha, bago nyo gawin to, bago nyo i-remove yung battery, i-unplug nyo muna lahat. Tanggalin nyo lahat yung mga nakasaksak na cable, especially the power cable. Alam nyo na yan, para sa mga desktop computer. At gamit kayo ng kahit screw. Ito, nail cutter lang yung gamit ko. Pang-demo ko lang ito mga kaibigan. At meron tayong ipipress dito, palikod, yan. Tapos, i-remove natin yan, yung ating CMOS battery. There you go. Na-remove na to, susunod na gagawin. Display nyo lang muna dito sa baba. Then, press ninyo yung inyong power button for about 20 to 30 seconds. Naka-press lang yun ha. And then, maghintay ka ng 2 to 5 minutes. Tapos, ilalagay mo ulit ito. Marereset na yung inyong CMOS o yung BIOS ninyo mga kaibigan. Okay, so ganoon lang kasimple ha. Isa pa yan na step para ma-check ninyo kapag ka no display yung problem. So ilalagay ko ulit to o tatanggalin ko na lang muna. After that mga kaibigan, kung wala pa rin no, i-check nyo rin o linisan ninyo yung inyong RAM or memory. Kasi isa ito sa mga pinaka main dahilan kung bakit walang display ang inyong computer or yung inyong monitor minsan. So magkikita po natin dito mga kaibigan, ito po yung ating RAM. Meron po tayong dalawang slot dito, RAM 1, RAM 2, pero depende kung saan nyo ilalagay yan. Ngayon, gawin nyo rin po ito. Ito po yung pang last na step natin ha. Meron tayong hihilain dito mga kaibigan. There you go. Magkabila. Yan. Tapos hilain ninyo yung RAM. There you go. Ito po ang tinatawag nating RAM mga kaibigan. So meron ako dito ang 2GB ata to, 2GB. Yon, 2GB RAM kasi pang demo ko lang naman. Susunod na gagawin nyo dito mga kaibigan. Lilinisan natin ang ating RAM gamit ang eraser. Nakikita nyo naman tong gold na part dito mga kaibigan. Ito parang buburahin lang natin. Kaya hindi tayo magbubura. Kumuha kayo ng eraser. Ito wala na kasi ito kaya hindi ko na pwedeng gamitin pandemo mga kaibigan. Kahit na anong eraser. Tapos parang nag-e-eraser lang kayo dito sa may gold na part niya. Parang ine-erase nyo lang yan. Yan. Lilinisan nyo lang yan. Magkabilaan dito sa may gold na part lang ha. Gold na part. Yan. Erase, 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 erase. Then punasan ninyo ng malinis na tela syempre. O pamunas. Pagkatapos na natin ma-erase yun ha. Susunod, syempre linisan nyo rin yung ating RAM slot. Pwede kayong gumamit ng paintbrush o pwede rin kayong gumamit ng brush mga kaibigan. Pahit-pahiran nyo lang ng ganyan. Yan. Baka mamaya kasi inalikabok eh hindi nyo ma-detect yung ating RAM. So gamit lang kayo. There you go. Then after that, pag nalinisan na natin yung ating RAM, balik na natin. Meron namang ano yan eh. Depende sa kung anong klase ng RAM meron ang inyong computer. Yan. So ilagay lang natin. Merong slot yan. There you go. Oh, mali. Yan. Tapos i-press nyo lang. Meron dapat maririnig dito na tick ang mga kaibigan ha. Yun. Sunod. Okay. Okay na yan. Kung magdadagdag ka pa ng RAM, pwede rin. Siyempre. Dito naman. Yan. Tapos dito sa kabila din. Siyempre. Press. Yun. Press din. Yun. There you go. Be careful ha sa mag-press dyan ha. Then after that, ibabalik na natin yung ating CMOS battery. Okay. Be careful.
Then, i-check nyo na kung na-solve na yung inyong problem. So, lang yung mga basic troubleshooting kapag no display ang ating monitor, mga kaibigan. Salamat, naway nakatulong po ito, and see you next time.